Ano ba ang tamang paghahanda ng sarili sa pagdating ng Panginoon? Panghuling araw ngayon ng liturgical na kalendaryo ng ating Santa Iglesia. Bukas, sisimulan na natin ang bagong taon sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Advento. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Maririnig natin ang paalala ng Panginoong Jesus na mag-ingat tayo dahil baka bumigat ang ating isip sa mga bisyo, paglalasing at mga intindihin sa buhay na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo't baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing at mga intindihin sa buhay, at baka bigla kayong datnan ng araw na iyon. Babagsak itong parang bitag sa lahat ng nasa lupa. Kaya't lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Kapanarig, kay gandang paalala ito sa atin. Maghanda at magdasal para magkaroon ng lakas sa mga nagaganap. Magdasal, ano ang biyaya ng panalangin sa paghahanda? Una, nagpapasibol at nagpapalalim ng ugnayan natin sa Diyos. Ikalawa, inaakay tayo sa tamang desisyon. Ikatlo, pinalalakas tayo sa oras ng tukso. Ang mga ito ang magpapanatili ng ating tamang choices hanggang marating natin ang destinasyon natin sa ating Ama. Actually, tuwing nagbe-birthday tayo, lumalapit tayo sa buhay na nakalaan sa atin. Sabi nga sa greeting ng mga Italiano, "Buon compleanno." Masayang pagbuo ng isang taon. Minsan, may nabasa akong greeting. Ang sabi, "Birthdays are the universe's way of telling us to eat more cake." Tama, nagsisimbolize ang cake ng joy and sweetness of life. Pero hanggang sa cake na lang ba? Saan ang gagaling ang happiness at kasaganaan ng buhay? Hindi ba sa ating Amang nilikha? Ang focus ng birthday celebration ay hindi ang sarili natin, kundi kung sino ang lumikha sa atin. Tama na bigyan natin siya ng pasasalamat. Ikalawa, ito ang pag-renew natin ng tunay ng purpose kung bakit tayo nilikha. Hindi ba ang layunin para sa atin ay ang kilalanin siya, mahalin siya, paglingkuran at mithiin na makapiling siya habang buhay? Hindi naman masama na itreat ang sarili at ang pamilya, ang mga kaibigan. Iwasan lang na maging sobra yung bang ubus-ubus biyaya. Pagkatapos, nakatunga nga. Bukod pa rito, malulugod ang ating Panginoon kung bibigyan din natin siya na sapat na treat. Deserve niyang mag-gratitude party rin tayo sa Kanya. Tulad sa Misa, ganun din sa Nobina sa Pasko, at mismo sa Christmas Day. Bukod sa pasasalamat sa Diyos, i-consider natin ang bawat araw na tila last day ng ating buhay. Mahalaga ito para makapaghanda tayo ng tama. Bakit nga ba ipinahintulot ng Diyos na mabuhay pa tayo ngayon habang ang iba umuwi na sa Ama? Hindi kaya na-accomplish na nila ang kanilang purpose? O fortunate din tayo dahil may bonus na panahon ang handog sa atin kahit hindi natin deserve? Ano man ang dahilan, ang mahalaga, bawat oras, heads up tayo. Iwasan magpa-bunging-bunging o magpa-easy-go-lucky, kundi laging handa
I-work out natin ang nakalaan sa atin na buhay na walang hanggan sa tulong ng biyaya ng ating Ama. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sana nag-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin sa buhay, magabayan, maging mabunga at makahulugan.